Hi, mabuhay! Sa mapagpalang araw naman po sa inyong lahat, ha, mga meme. O, kumusta na po kayo? Naway nasa mabubuti po ang kalagayan ngayon, ha, mga meme. Kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At sa inyo po, ha, mga meme, na mga subscribers natin dyan, followers natin, ha, mga meme, na nasa ibayong dagat ngayon at nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Eh, dalangin ko rin po, ha, mga meme, ang inyong kaligtasan ngayon para kayo po, ha, mga meme, makapagtrabaho ng maayos dyan. At kayo po'y makasuporta sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. At yun nga po ha mga meme, for today's video ay nako, isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan natin ngayon ha mga meme. Di po muna tayo mag-share ngayon ng iba't ibang mga ritual na pampaswerte o yung mga iahanda natin ha mga meme sa pagpasok ng bagong taon. Pero ito lang po ha mga meme, may kaugnayan pa rin po ha mga meme sa pagsalubong nga natin sa New Year ha mga meme. Ito po yung mga sinasabing mga matatandang paniniwala at mga pamahiin ha mga meme ng ating mga ninuno na may kaugnayan nga po ha mga meme sa pagsalubong natin sa bagong taon. Yung mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po natin gawin ha mga meme kapag ka pumapasok nga po ang bagong taon ha mga meme. At yung mga sinasabi din po mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po iwasan natin gawin at dapat po itanggalin na natin ha mga meme sa ating mga tahanan. Para mga sinasabi mga kamalasan na yan ha mga meme na bumalot sa atin itong nagdaan taon ha mga meme, hindi na po natin maisama sa papasok na bagong taon mga meme. Oo, gusto nyo yan? Aba, ako gusto ko yan ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga sinasabing mga paniniwala at usapin na ito ha mga meme, kigil po sa pagsalubong natin sa bagong taon ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. O, siya go mga meme! Meme, sa mapagpalang araw po siyang lahat at talaga tayo papalapit na ha mga meme sa exciting part. Kasi nga ngayon nga po ha mga meme, ilang araw na lang ay talagang sasapit na ha mga meme at sasalubungin na po natin ang pagpasok ng bagong taon na 2023. Eh kayo po ba yung talagang excited na ha mga meme? Eh ako po talaga yun ako, handang-handa na ha mga meme. Kasi ngayon nga po ha mga meme, pag-uusapan natin naman yung mga sinasabi naman po mga paniniwala at mga pamahiin ha mga meme ng ating mga matatandang mga ninuno, hinggil nga po ha mga meme at may kaugnayan nga po sa pagpasok ng bagong taon. Oh, meron bang ganun? Opo ha mga meme. Ito po yung mga sinasabi mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po yung gawin natin ha mga meme bago pumasok po ang bagong taon ha mga meme. Yan, ano-ano ba yung mga yan? At yun na nga po ha mga meme. So without further ado ay umpisahan na po natin ito. Dito nga po sa ating list ha mga meme, kasama po ito ha mga meme sa mga sinasabing mga dapat po natin gawin ha mga meme sa pagpasok nga po ng bagong taon. O so yun na nga po ha mga meme, isa-isain po natin at posisiin po natin siya isa-isa ha mga meme. Ang number one, ang ating number one po ha mga meme sa ating list ay ang paglilinis. Paglilinis ng ano? Lahat po ha mga meme. Yun na nga po ha mga meme, paglilinis ng ating mga tahanan, paglilinis ng ating mga paligid, at paglilinis ng ating mga sarili. Ah? Opo ha mga meme. Po ang unang-una po natin dapat gawin ha mga meme bago po sumapit ang bagong taon, ang paglilinis po. Yan, paglilinis po ng ating mga paligid at ang ating mga tahanan ha mga meme. Eh baka naman kayo po ha mga meme, yung mga paligid nyo po talagang sukal na ha mga meme. Talagang napakadilim na ng mga paligid ninyo at hindi pa kayo mas lamang nag-titrim dyan ng mga puno-puno. Eh baka naman kayo ha mga meme, hindi man lamang makapagtabas-tabas ha mga meme sa mga bakuran po ninyo. O kaya baka naman itambak na yung mga basura dyan, hindi man lamang nalilinis at ayaw nyo man lamang magwalis-walis man lamang ha mga meme. Eh naku, negative po yan ha mga meme. Katulad din po yan ha mga meme na paglilinis ng ating mga tahanan. Baka naman ang mga bahay nyo talagang nanggigitata na ha mga meme. Pwede na magtanim po din ng mga kamote dyan sa mga sahig ninyo. Talagang ang kapal-kapal na ng lupa ha mga meme. Eh kayo naman po ha mga meme, maglinis-linis naman po ha mga meme ng inyong mga tahanan. Yan, maglinis po kayo, mag-agil po kayo, magpunas-punas naman po kayo dyan ha mga meme. Eh baka naman ako, nanggigitata na mga bahay po ninyo. Talagang napakarami ng mga sapot-sapot dyan ha mga meme at mga agiw-agiw. Tapos talagang nanggigitata at nangangamoy niya yung mga paligid nyo dyan ha mga meme. Hindi man lamang kayo makapagpalitan lamang ng mga kortina. At talagang ang mga muebles nyo dyan talagang nanggigitata na ha mga meme at punong-puno na ng mga lupa. Nakos Mariosef, abay magpunas-punas. Mas mainam po ha mga meme kung kayo po ha mga meme makakapagbaldiyo. Yung baldiyo baga, ano ba yung baldiyo? Yung bubuksan nyo po ha mga meme ng sariwang tubig ang bahay po ninyo. Sariwang tubig? Opo, yung tubig talaga. Buksan nyo po yan ha mga meme ng tubig ang bahay nyo. Magbaldiyo kayo. Sabunin nyo ha mga meme tapos imap nyo. Yan, tuyuin nyo para matanggal ha mga meme yung talagang mga lumanit na ng mga negatibong enerhiya na kumapit na dyan ng buong taon. Ganyan po ha mga meme. Kasi syempre tayo palagi ha mga meme. Pag araw-araw po tayo pumapasok sa ating tahanan, kung ano-ano pong mga negatibong enerhiya ang pumapasok dyan, nadadala po natin yan galing sa labas.
So ganyan po ha mga meme. Tapos kayo po naman hindi po naman mahilig maglinis. Eh nako, andyan po yan tsak ha mga meme. Ang sinasabing mga nagdudulot sa inyo ng mga kamalasan na yan. Kaya kayo po ha mga meme, unahin yan ang paglilinis nga po ha mga meme ng inyong mga tahanan. Kailangan din po natin ha mga meme, lalilinisin po ang ating mga sarili. Paano lilinisin ang ating mga sarili? Yun nga po ha mga meme, yung sinasabing mga masamang ugali ha mga meme, tanggalin nyo na po yan. Yung mga sinasabing mga kasamaan na mga na-imbibe nyo po ha mga meme nitong nagdaang taon, e iwanan na po natin yan ha mga meme. Huwag na po natin dadalhin yan ha mga meme sa pagpasok ng bagong taon. Yung mga sinasabing mga masamang ugali ng mga yan, katakawan, mga kahayupan, kadibonyuhan, mga inggit, nakos, kadibonyuhan. Opo ha mga meme, yung mga inggitera, yung mga chismosa, mga marites ha mga meme. Opo ha mga meme, tanggalin nyo na po sa inyong mga sarili ha mga meme, yung mga sama ng loob, mga galit at buot ha mga meme, sa kapwa po ninyo at sa inyong mga sarili. Para kung bagay ma-imbibe nyo na ha mga meme, yung mga positivity naman ha mga meme. O, ganun po ha mga meme, at isa pong napakainam po ha mga meme ng pag-cleanse po ng ating mga sarili, yun na nga, yung pag-inom po ha mga meme ng tubig na may asin at paliligo po ha mga meme ng tubig din po na may asin. Po ha mga meme, yan po ang isang napakainam na paraan ha mga meme para ma-cleanse po natin ang ating mga sarili. Bago po pumasok ang bagong taon ha mga meme, tayo po muna ay maligo po ng tubig na may asin. Kumuha po kayo ng isang timbang ganyan ha mga meme, tapos kayo po yung dumakot lamang ng isang dakot na asin. Ilagay nyo po yan dyan sa tubig ha mga meme, tapos yan po ay inyong dasalan. Kayo po yung mag-alay dyan ng konti panalangin ha mga meme, kayo po yung humiling. Yan, manalangin kayo ha mga meme, at hilingin nyo na tanggalin na lahat ang mga negativities at lahat ng mga kasamaan na kumapit sa inyo nitong nagdaang taon. Yan, ganun po ha mga meme. At yun nga, yung ating bahay nga po ha mga meme, i-cleanse rin po yan. At mainam na mainam nga po ha mga meme, pagpasok po ng bagong taon. Mag-cleansing ritual po muna tayo ha mga meme. Magpausok po muna tayo ha mga meme sa ating mga tahanan. At yun nga po ha mga meme, available pa rin po yung ating mga pang-cleansing ritual ha mga meme. Available pa rin po ha mga meme yung ating mga pang-cleansing ritual po ha mga meme na mga kahoy ng arawa at kahoy ng San Benito ha mga meme. Yung ating pong mga pampausok na ginagamit ha mga meme para pangtanggal po ha mga meme ng lahat ng mga kamalasan sa loob ng ating mga tahanan. Pwede po kayo mag-order pa rin yan ha mga meme, at meron pa po tayong mga available dito sa atin ha mga meme. Yan, PM lang po kayo sa akin kung kayo po interesado na maka-order din po niyan. Yan ang ating mga pampausok na yan ng mga kahoy ng arawa at ang kahoy ng San Benito ha mga meme. Na talaga lang pong napaka-epektibo talagang pagtanggal ha mga meme ng lahat ng mga negativity sa loob ng ating mga tahanan. So yun po ang ating number 1. At ang ating naman pong pangalawa ha mga meme ay ang pag-aayos. Pag-aayos ng ano? Yun nga po, yung mga sinasabi pong mga sira-sira dyan sa mga pamamahay po ninyo. Ayusin nyo na po yan ha mga meme. Halimbawa yung mga ilaw-ilaw po yung mga pundi na ha mga meme. Yung mga basag-basag na ha mga meme at hindi na umiilaw. Pagpapalitan nyo na po yan ha mga meme. Yung mga gripo nyo pong mga naglilik na tumutulo. Tapos yung mga bubong-bubong nyo dyan ha mga meme. Baka naman ang mga bahay nyo talagang, nako parang nagsha-shower na sa loob ng bahay ha pagka umuulan. Eh pagawa nyo na po yan ha mga meme. Yung mga tumutulo-tulo dyan sa mga bubong po ninyo. Sa mga lababo nyo ha mga meme. Baka naman may mga bumabaha-baha dyan sa loob ng bahay nyo. Eh nako, negative po yan ha mga meme. Yung mga sira-sira po mga pintuan, mga bintana ha mga meme. Meron mga nagkaklag-klag dyan ha mga meme na mga drainage system. Ipaayos nyo na po yan ha mga meme, kasi negative po ang hatid nan. Yan po ang ating number 2. At ang ating naman pong number 3 ha mga meme ay ang pagtatapon. Pagtatapon ng ano? Yun nga po, yung pagtatapon po ha mga meme ng mga sira-sira, mga basag-basag, mga luma, mga warak-warak ha mga meme. Na dapat po itanggalin yung nasa mga pamamahay po ninyo. Katulad ng ano, halimbawa kayo po yung may mga sira-sira dyan ng mga yung mga ginagamit sa kusina ha mga meme. Baka naman yung mga kawakawalin dyan, mga kaldero nyo yun ako, wala nang mga tatangnan ha mga meme. Eh nako, kapag gaganyan po ha mga meme, negative na po yan. Yung mga basag-basag din po ha mga meme, may mga bingaw-bingaw na at mga may lamat-lamat na mga plato, mga baso ha mga meme. Yung mga ginagamit sa pagkainan, nako, pagtatanggalin nyo na po yan ha mga meme. Ito po yung pinakamainam na araw ha mga meme na pagpapalit po ng mga ganyan. Alam nyo po ba ha mga meme na dapat po taon-taon nagpapalit po tayo ha mga meme ng mga kinakainan natin, yung mga ginagamit natin sa pagkainan. Yan, unang-una po dyan ha mga meme ang ating mga plato. Alam nyo ba yun? Ah, hindi nyo alam? Aba, bahala kayo. Ako po si Mario Joseph, hindi nyo alam? Opo ha mga meme. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, isa po yun sa pamahiin ha mga meme na sinasabi ng paniniwala na ating matatandang mainuno. Na dapat daw po ha mga meme, taon-taon po, dapat daw po ha mga meme, kayo po yung nagpapalit daw po ng mga kinakainan po ninyo. Mga plato po ha mga meme. Yan, yung mga luma po mga plato na may mga lalong-lalong na po ha mga meme, mga basag-basag, may mga bingaw-bingaw na po ha mga meme, yung mga may mga lamat-lamat na.
eh pagpapalitan nyo na po yan ha mga meme. Tapos halimbawa, yung mga kubyetos po ninyo, mga liku-liku na, yung parang bengkong-bengkong na ha mga meme. Nako, mumurang-mumurang naman po ngayon ng mga kutsara dito ha mga meme. Sa mga Muslim-Muslim dyan, eh bumili naman po kayo ng bago ha mga meme. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, yan po mga sinasabi mga gamit na yan. Dapat po ha mga meme, talaga pinapalitan yan taon-taon. Oh, talaga ba? Opo ha mga meme. Kasi yun nga po, kasi yan po yung nakaka-imbibe nga po yun ha mga meme ng mga negativities. Mga meme yung mga sinasabi pong ginagamit natin sa pang-araw-araw ha mga meme. Syempre, iba naman po yung mga ginagamit natin kapag may mga okasyon ha mga meme. Yung pinakatago yan ha mga meme. Yung mga sinasabi yung mga nakaset naman talagang mga mamahalin ha mga meme. Hindi po yun ang ating tinutukoy dito. Ang sinasabi po natin dito yung mga pang-araw-araw po natin na ginagamit ha mga meme. Yan katulad nga po niya mga plato, mga baso ha mga meme. Baka naman yung mga ginagamit yung ibang mga bigaw-bigaw na, wala nang mga tatangnan yung mga tasa po ninyo, pinagkakapihan nyo pa rin ha mga meme. Eh nako, negative na po yan ha mga meme. Palitan nyo na po yan ng mga bago. Tapos katulad din po yan ha mga meme, yung ating mga ginagamit sa pagluluto ha mga meme. Halimbawa yung mga kawali ninyo yung wala nang hawakan, yung mga takip-takip ng mga kaldero nyo yung basag-basag na ha mga meme. Tapos yung mga kaserola nyo yung yupi-yupi na ha mga meme. Yung ano na, bengkong-bengkong na ha mga meme. Nako, eh pagpapalitan nyo na po yan ha mga meme. Katulad din po yan ha mga meme, yung mga timba at tabo ha mga meme na ginagamit nyo sa inyong mga palikuran. Pinapalitan din po yan ha mga meme. At yung isa pa na dapat po talagang wag na wag nyo pong kakalimutan na palitan ha mga meme kapag ka sumasapit po ang bagong taon. Ito po, yung atin pong mga walis tingting at walis tambo. Talaga pinlexo ko talaga sa inyo ha mga meme. Kasi ako nga po yung bumili nito mga bago ha mga meme ng ating mga walis tingting at walis tambo ha mga meme. Kasi yan po talagang unang-una po ha mga meme na ginagawa po ha mga meme ng lola ko nung araw. At yan po talagang bilin na bilin niya po yan sa amin ha mga meme. Nakapagka daw po ha mga meme papasok po ang bagong taon, dapat daw po ha mga meme na ang mga walis tambo, walis tingting ha mga meme paltan po ng bago. Bakit? Kasi yan daw po ha mga meme, ang unang-una pong nagdadala nga po ng mga negativities ng mga kamalasan sa ating buhay. Kapag daw tayo po ha mga meme, inabutan ng bagong taon ng ating po mga walis tingting at walis tamboy, talagang putput na luma na ha mga meme. Kaya dapat po ha mga meme, bago po pumasok ang bagong taon, bumili na po kayo ng mga bagong walis tingting at walis tambo dyan sa bahay po ninyo mga meme. Kasama din po dyan ha mga meme, yung mga basahan po ninyo at mga doormat ha mga meme. Pinapalitan din po yan ha mga meme kapag papasok po ang bagong taon. So ganun po ha mga meme, gawin nyo na po yan. Ipagtatakpo nyo na po ha mga meme, mga sinasabi mga nagdadala po sa atin ng mga negativities na yan. Katulad nga po ng mga sinasabi mga basag-basag na yan, mga sira-sira, mga warak-warak, mga put-put-put-put ha mga meme. Mga yun nga, mga sinasabing mga luma ha mga meme na maaaring na nga po nagdudulot sa atin ng mga kahirapan at kamalasan sa buhay nitong nagdaan na taon na 2022. Opo ha mga meme, ipagtatapo na po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay na yan ha mga meme, mga basag-basag, mga sira-sira, mga warak-warak, mga put-put-put-put ha mga meme na maaaring nga po ha mga meme nagdudulot nga sa atin ng bigat sa buhay. At ang number po naman po sa ating list ha mga meme, ang pagbabayad. Pagbabayad ng ano? Yun na nga po, from the word itself, pagbabayad, ano ba yung binabayaran? E di yung mga utang. Nako ha mga meme, baka naman kayo nako, meron mga pagkakautang na matagal na ha mga meme at nakalimutan nyo na. Eh alalahanin nyo po yan ha mga meme, isipin nyo yan, i-recall nyo yan ha mga meme at kayo po ha mga meme magbayad na. Bayaran nyo na po yan ha mga meme, mga sinasabing mga pagkakautang nyo yan. Kasi alam nyo po ha mga meme, yan po ang unang-unang nagdadala sa atin at magbibigay sa atin ng mga kamalasan sa buhay. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, na mabigat po yan ha mga meme. Kapag kayo po talagang napakaraming mga utang na hindi binabayaran. Nako, kayo hindi aasenso dyan ha mga meme. Opo ha mga meme, kasi alam nyo po ba ha mga meme, na kapag kayo po ha mga meme, mga pagkakautang na hindi binabayaran. Nako, kahit anong gawin nyo po ha mga meme sa sarili po ninyo, eh hindi po kayo aasenso ha mga meme. Kahit ano pong pagkukumahog at pagkukudkud po ha mga meme, ang gawin po, ingudgud nyo pa yung nguso nyo sa lupa, sa pagtatrabaho, eh sa wala't wala pa rin mangyayari sa buhay po ninyo. Totoo po yan ha mga meme. Subukan nyo yan. Pansinin nyo yan ha mga meme, kung kayo po halimbawa may mga pagkakautang na kinalimutan nyo na, hindi nyo na binayaran, makawala kayong utang na loob, kapal na mukha nyo. Oh. Eh, kumusta naman po ang buhay nyo ngayon na mga meme? Maayos ba? Maalwan ba? Di ba'y hindi? Oh. Kaya ganun po ha mga meme, magbayad po kayo ng mga pagkakautang nyo para man kayo gumaan na ha mga meme. At umalwan na ang buhay po ninyo ngayon papasok po ang bagong taon na 2023. Opo ha mga meme, kaya kayo po magbayad na ng mga pagkakautang po ninyo. Huwag niyo po masyadong makapal ha mga meme ang pagmumukha. Bayad-bayad din ha mga meme kapag ka may time. Sharing. At ang atin naman pong panghuli ha mga meme, ang pagpupuno. Pagpupuno ng ano? Yung nga po, punuin po ninyo ang mga bulsa po ninyo.
ng pera. Magkanta kayo ha mga meme. Opo ha mga meme, kayo po'y maglagay at magpuno po kayo ng mga pera sa mga bulsa po ninyo bago po pumasok ang bagong taon. At kasama rin po dyan ha mga meme ang pagre-refill at pagpupuno ha mga meme ng mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po ay meron po kayo sa mga pamamahay po ninyo. Katulad ng ano, yan, number one po ha mga meme, ang bigas. Yung mga bigasan nyo ha mga meme, punuin nyo po yan bago pumasok po ang bagong taon. Eh baka naman maabutan kayo ha mga meme. Nako, nakataob yung mga bigasan ninyo at walang laman. Nako, yan pong number one. Nako, sorry Joseph. Eh malas na malas po yan ng mga meme. Huwag daw, huwag nyo pong gagawin yan. Yung kayo maabutan ng bagong taon na walang laman ang inyong mga bigasan. Siguro po kahit wala kayo masyadong pera ha mga meme, pero bigas naman sana ha mga meme meron po kayo. Punuin nyo yan. Kahit naman po hindi masyadong maraming marami ha mga meme. Basta yung lagayan lang po ng mga bigas ninyo ha mga meme, dapat po'y puno yan at apaw-apaw ha mga meme. Para nga sinasabi, ma-imbibe po natin yung siksikliglig at umaapaw na kasaganaan sa buong taon ha mga meme ng 2023. Yan po, yan, isa pa po dyan ha mga meme, ang ating asinan. Huwag na huwag po kayo ha mga meme na maaabutan ng bagong taon na wala kayong asin ha mga meme sa inyong mga tahanan. Kasi malas din po yan ha mga meme. Tapos yung mga iba po mga bagay-bagay pa ha mga meme na dapat po meron po kayo sa tahanan po ninyo. Yan, katulad po ng tubig ha mga meme, baka naman mga tubigan nyo yun ako, tuyong-tuyo na ha mga meme, walang laman, hindi kayo nag-iigit ha mga meme, hindi kayo nagpaparefill. May umorder na po kayo ha mga meme, kung kayo nagpapadeliver ng mga tubig na mga iniinom po ninyo. Tapos dapat din po ha mga meme, hindi po maaabutan na walang laman po ang mga timpa po ninyo, mga drum ha mga meme, sa mga palikuran po ninyo. Dapat po'y punong-puno lagi yan ng tubig ha mga meme. Tapos dapat po ha mga meme, kayo po'y may mga stock na rin po dyan ha mga meme ng mga sinasabi mga kailangan natin sa pang-araw-araw ha. Tulad po ha mga meme ng mga pantry po ninyo ha mga meme. Yan, mag-grocery na kayo ha mga meme kung may mga budget naman po kayo. Yan, kayo po ha mga meme, dapat po'y meron na kayo mga sinasabi mga stocks o mag-refill na po kayo ng mga sinasabi mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Yan, katulad po ng mga simple lamang po mga pang-everyday use ha mga meme. Yan, kayo po ha mga meme, mag-refill na, mag-stock na ha mga meme at magdagdag na ng mga sinasabing mga basic po ha mga meme na kailangan po natin sa pang-araw-araw. Katulad po ha mga meme, yung mga kape, mga asukal ha mga meme. Eh araw-araw natin ginagamit yan ha mga meme. Yung mga asin nga po, mga sibuyas, bawang ha mga meme. Ganyan po, maglagay na po kayo niyan, magdagdag na po kayo niyan bago pumasok ang bagong taon. Opo ha mga meme, kayo po'y huwag magpapawala ha mga meme ng mga bawang, luya, paminta ha mga meme, asukal sa inyong mga tahanan ha mga meme. Bago po pumasok ang bagong taon. Mag-stack na po kayo ng mga pagkain dyan ha mga meme. Para talagang pagkain na buta kayo ng bagong taon. Talagang sagana-sagana kayo ha mga meme. Sinasabi nga parang siksik-liglig at umaapaw na kasaganaan. O diba ka? Eh baka naman nga kayo ha mga meme, abutan ng bagong taon na walang bigas. Nako, Sir Joseph. Nako, wag po ha mga meme. O so yun po ha mga meme, po ilan lamang sa mga sinasabi mga paniniwala at mga pamahiin ng ating mga matatandang may nuno na may kaugnayan po ha mga meme sa pagsalubong natin sa pagpasok ng bagong taon. Gawin na po natin yan ha mga meme. Para yun naman po mga sinasabing bigat sa buhay na at mga kamalasan na kumapit sa atin itong nagdaan taon na 2022, hindi na po natin maisama ngayon sa pagpasok naman ng bagong taon na 2023. O dibaga, gusto nyo yan? Aba, ako'y gusto ko yan ha mga meme. O so yun po ha mga meme, sana po yung minapod ng mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan at magkontra sa lahat ng mga kamalasan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. No bashing.